Magandang hapon po mga kababayan. Naandito po tayo sa Mario's Restaurant sa Morato, Quezon City. Ito, kaharap ko po ang isang magiting po na congressman dati at isang governor po ng Bulacan. Vice governor. Yun, ang vice governor po. At ngayon nga po, tatrabaho sa gobyerno pa rin po? Tumutulong lang ako. Ayun, okay. Volunteer sa... Ito po si congressman... Willie Buson Villarama. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Congressman. May tanong ko lang po, no? Sa tagal niyo pong nanungkulan sa gobyerno, ano pong mga nagawa po natin maganda sa Bulacan? Well, mahirap sabihin yung anong nagawa dahil Opo. Vice Governor lang ako. Pero ang may kikwento ko sa iyo, noong panahon ko, Vice-Governor ako, panahon ni Presidente Marcos. Talagang maganda takbo na agrikultura. Mm-hmm. Bawat isang farm technician, kailangan mag-alaga ng 100 magsasaka. Kaya, gamaya ko ng palayan noon, di ba? Opo. Sa gana 19. At yun ang nakikita namin na dapat ibalik. Ano ba kung ibabalik naman? Kung anong taon po kayo nagsimula sa politika po? 72 ako nahalal. Ano pong umpisa? Vice governor. Tapos 1980. Mm. Tapos noong 82, May 1, 1982, kinuha ko ni Minister Blas Ople. Opo. As Assistant Minister of Labor. Mm. Tapos pinag-aral niya ako Harvard University. Harvard University School of Government. At doon ako inabot ng EDSA 1. EDSA. Ibig sabihin pala, Vice Cob, marami na kayong karanasan sa gobyerno pala. Oo naman. Pagbalik ko, wala na si Cablas. Kinuha naman ako ni Dio Concepcion. Asset ng DTI. Trabaho ko sa kanya hanggang matapos yung term ni Presidente Aquino. Mm. Si Cablas naman, tumakbong senador. At nanalo, kinuha niya akong chief of staff. Marami, so, 6 years ako doon sa kanya. Marami na pala kayong na paglingkuran na presidente? Oo naman. Tapos nung nanalo si Vice President Arroyo. Kinuha naman niya akong chief of staff. Naging chief of staff pala kayo. Tapos, pero sandali lang kasi sabi ko sarili ko, parang gusto kong bumalik sa politika. So, bumalik ako sa Bulacan, kumpanya, nanalo. At nag-lead ko ng 3 taon. Tapos kumandidato ulit, hindi nanalo. So, out na naman. Pero hindi ako tumitigil sa pagtulong eh. Kasi naniniwala ako kung public servant ka talaga, pwesto ka ula, dapat tumutulong ka sa mahirap. Tama po. Hindi pwede yung sinabi, anong ginagawa mo? Talo eh, wala na. Hindi ganun eh. Kasi kung talaga ang puso mo, mahirap, tumutulong. Teka, may trabaho ka ula, may titulo ka ula, sige lang. So, yun ang ginagawa ko. Hanggang noong 2006, kilala ko si Brother Mike. Brother Mike. Tumama ako sa El Saday. Hanggang ngayon, nandun ako sa El Saday. At tinutulungan namin yung mga programa para sa aming mga miyembro. Marami kami miyembro. So, meron din kami party list. So, ganoon. Tapos, of course, BBM, kahit anong tubak mo siyang vice president, tumutulong ako kasi tumatanaw din ako ng utang na loob sa kanyang ama na binigyan ko ng pagkakataon na bumalik sa bureaucracy bilang assistant minister. At kasi boss siyang IME, kapatang barangay, at trabaho ko sa kanya ng 2 years. Tagal pala, no? Kapatang barangay, habang vice governor ako, parang malapit ako sa pamilya at
alam ko naman na, ano, na magandang lahi talaga yan, kaya lang sobrang panini. Oo nga po. Huwag naman po kayo magagalit, ha, Vice Cob, no? Ilang taon na po kayo ngayon? Ako eh, kasi 78 ko lang. Ay, parang napakalakas nyo pa. Parang, oo. Well, alam mo, siguro pag yung bitiin sa buhay, tumulong sa mahirap, hindi ka tatanda. Kahit ako paano, inisip ko, paano tutulungan yung mga yung kambangan. Usapan natin, makasasaka. Talagang ganyan. May blessing eh. Imbes na nagbumukmuka. Sa bahay. Naninira ka ng kapwa. Ibig sabihin, active na active po kayo hanggang ngayon, no? Very active. Tutulong din ako kay Secretary Tutso, please. Department of Migrant Workers. Advice, no? Sa haba-haba ng inyong paglilingkod dito sa ating pamahalan, sa dami nyo rin po na inkwentro na sa politics, ano sa tingin nyo po ang mga ibig sabihin? Siyempre, hindi naman natin ikinukumpara ang mga presidente po natin. Sa tingin natin, sino po yung di natin the best o parang nag-aangat po sa ating bansa? Sa tingin nyo po? Well, nakikita ko talagang malaking itinanim. Opo. Ay yung ating mahal na Ferdinand Marcos Jr. Kasi kung titirin niya mo yung kanyang mga inumpisa, yun ang mga dapat gawin. Diba? So, kaya lang siyempre, maninira. Ilang punta ko silang sinisira. Opo. Ayun. Gagay, hindi pa tumitigil. Kasi masyado siya na maayos yung kanyang palakad. Maayos ang palakad niya. Kung titignan mo lahat itong mga pagbabago, yung mga kanyo, lahat yan. Maganda. Sa nag-upisa lahat yan. Tama po. Yung mga building, mga, lahat po eh. No. Yung mga drawing-drawing, yung mga... Tama po. Yung mga build. Galing sa kanya lahat yan. So, Bakit po nakilala niyo si General Tom Lanchon, ang Secretary General po ng Partido Federal ng Pilipinas po? Hindi, kasi si General Lanchon, naging undersecretary yan ng DOTR. Oo, DOTR. So, tsaka malapit talaga ako sa, sa mga kakampo ni Presidente. Opo. Galing kay Presidente Marcos. So, nasa DOTR, naging magkaibigan rin kami. Pano nang hala na naging closing kami dahil tumutulong ako kay Presidente at kung maalala nyo si Brother Mike Villar first time in his career tinaasan kamay ni BBM at saka ni Sarah opo. Sa tablado pagkatapos sa misa ito ang kandidato ko. So Talagang kailangan kasi sa buhay, kailangan ipako mo yung sa sarili mo, yung sa pinaniniwalaan mo ako sa'yo. Opo. Kasi mahirap yung palipat-lipat eh. Kasi kung tutusin mo naman, wala naman santong politiko. Opo, tama. Hindi ba? Tama. Kahit na tayo. Oo. So kailangan, maging kontento ka dun sa nakikita mong grupo na tagalang-galang, no? May pagkakamali, pero tinamo naman ang nangyari. Pagkatapos ng ilang taon na pinalaya sila sa Pilipinas, magbalik, presidente pa rin. So, yun ang aking nasasabi tungkol sa karera ko ngayon. Tumutulong lang ako. Nag-aralan ko yung mga problema, ang direksyon. Tapos, kikwento ko. Nakausap na ako. O, paano po, Vice Cob, huling panalita na lang po at ako'y nagpapasalamat at na-interview ko po ang isang magaling at kinikilala at ibig sabihin ni ginagalang po na si Willie Villarama. Well, ang masasabi ko lang, bigyan natin ng tulong itong ating mahal na Pangulo. Huwag tayo magmadali dahil siyempre pagkatapos ng COVID, 2 taon, dami natin utang. Talagang may period of adjustment yan. Kaya lang, sana yung mga galit o
Huwag naman ang pinagsasasabi namin sa nakukuha natin ng Pangulo. Sana medyo ma-invest na galit. Magbigay ka ng solusyon. Okay lang yun kung hindi kayo naniniwala. Pero kung meron kayong mga sinasabi, mga dapat gawin, bakit ganito, bakit yun, lagyan na lang ng solusyon at mapag-aralan ng Pangulo. Kasi kung panay pintas, panay galit, nakakapagod din. Nakapagod niya. Oo, ako hindi na ako nagbabasa ng mga negative. Oo nga po. So, mas maganda sana kung may solusyon. Yun lang aking masasabi sa mga nanonood dito sa programa mo. Opo. More power to you dahil yan ang bagong tinatawag natin na social media na opo. Opo. O, social media. Opo. Dito po, ito po yung ano eh, kumbaga sa ano, ito yung powerful ngayon eh, yung social media po. Opo. Kaya kayo magdadala ng mga balita. Opo. Kayo magbibigay ng totoo talaga to. Hindi bias. Kaya maraming salamat po ha. God bless po. Bye. At sana makabalik ulit. Wala na pong balak bumalik sa politics. Wala na po. Hindi pa naman. Nasa public sector. Ay, oo nga pala. Oo nga. Hindi ako naghanap ng pwesto. Oo, ano lang po. Sa data ko. So, parang yung aking karanasan. Pinapasa ko kung pwede. Ganun lang. Pinag-aaralan ko. Lalo na yung ilang gagalingan ng corruption. Opo, tama. Dahil corruption ang number one problem talaga natin. Kaya lang ang pag-aralan natin kung sa ano. Saan ba nang gagaling yung mga taga sa loob ng bahay? Hanapin mo yung mga butas. Opo. Tatakpan mo yan. May bagong butas na naman. Takip ng takip. Pero higit sila. Tatanong mo, ba't nagkakabutas? Oo nga. Di ba? Ba't nagkakabutas? Di ba? Hanapin mo yung pinakaugat. Opo. Problema. Dapat ganun mo tayo. Bakit corrupt? Tingnan natin bakit mga corrupt ang isang tao. May pinanggagalingan nyo. So, ganun lang. Pag-aralan natin ang solusyon. Sa ating problema. Salamat po. Salamat. Okay. God bless po. Good luck po. Good luck. Okay. Thank you po.